Hindi pa rin naman guloy ng Hilda, pero ibig sabihin nun ay iiwan niya ang kanyang fanny at kailangan maging efas nga ang isang fanny, especially in the early game. Mm-hmm. Dito na nga natin malalaman kung sino ang magpapatuloy at kung sino ang bababa. It's AP Brand versus RSG. Game 5, pasok na agad tayo sa Land of Dawn. Final game of day number 2. Grabe, nakaka-hype tong laban na to. Kinukuha na nila yung bomb. Ang ag. Ito na talaga yung totoong ano, file name. Last na. Final that output PDF, na to. PDF, di ba? Oh. Ito na yung pinaka-final para sa gabi na ito. At grabe yung hype doon kasi hindi nila masyado binisita pa yung mga jungle ng kanilang kalaban. At makikita na naman natin ang XP lane back siya. Biruin mo, hindi. Kung sasabihin mo sa akin kahapon na bukas makakakita ka ng dalawang XP lane back siya, hindi ako maniniwala sa iyo eh. Pero ito kasi ano eh. Talagang nga ginagamit. Okay, punta tayo dito ngayon. So, adaptive damage ang gusto dito na nga Fanny. Again, this mm-hmm. is Assassin. So, para naman dito sa side ng RSG, again, sustain ang kanilang panlaban. Even yung Guinevere ay may sarili nga pang sustain or spell vamp. Ika nga para sa kanyang hero. So, kailangan talaga dito crucial ang vision para sa side ng RSG. Dahil kailangan din na malaman sa nga ba ngayon nagja-jungle si Kyle TC. At ganoon naman mismo rin yung ginagawang pilit dito ng mga members ng RSG, even Light right now, trying to spot kung nasan nga ba si Kyle TC. Pero nagbigay na rin naman ng command dito si Emma na nandito sa baba eh. Nakita ko gumagalaw-galaw dito yung mga jungle buffs or jungle monsters. But on the other hand naman for AP Brand, kailangan muna nilang kalmahan. Oh. And so far, Ogwen is still doing that. Di pa rin naman sila nagpo-full on. Pero ito na nga, full on. On to Irad and Nats. Nakuha pa rin naman ata ni Irad ang. Actually, hindi niya nakuha yon. Naagaw sa kanya. Mm-hmm. At ngayon, talagang pinapahirapan ng AP Brand si Irad. Pero nakakapag-farm pa rin naman ang Guinevere. Isa sa mga masayang parte. Tsaka by the way pala yung ano dito, yung hero ni Flap TZ, which is Baksha, super nag-make sense kasi 8 nga naman sa Wolf in as a draft index yung ano natin, yung support utility. So yung heal nila, kailangan nila ng papigil. So yung Tortoise Pusans ng Baksha, magandang factor para ito kay Flap, para yes, yung magpo-front, meron na agad na anti-heal. Nilalagyan niya agad ng hanggang dyan na lang muna kayo. Pero dito, pinipigilan ni Ogwen na medyo malalim dito sila Nats. Pero okay nga lang din. Kyle TC still targeting the turtle. Labang pulahan, masasakripisyo si Ogwen. And first blood going to the side of RSG. Kyle TC with the turtle. Nandiyan na nga lang din yung mga cutthroat. Light is taken down as well. Kill for a kill. Pero may turtle na libre ang AP Brand. Nakaramdam ko, nanalo sa trade ang AP Brendo. Oo, kasi yes, nakakuha nga sila ng turtle, tapos nakakuha pa dito ng kill si Kyle TC. Tsaka yung function ni Kyle TC, kasi naman nasanay tayo, siya yung tagalinis na type of funny. Eto, alam kasi nila yung strength nila. Since medyo stationary kasi dito yung heroes, for example, yung kay Aqua, madali niya pwedeng talunan. Later on, pwede natin expect na sa may bottom lane, pupuntahan niya na rin mm-hmm. si Eman. And speaking of Eman, 2.1k gold as compared to Super Marco na hindi ganun kataas ang farm dahil nga din naman sa range. Oo. Difference yes. ng dalawang hero. And saka, nakikita natin. Tsaka medyo nahihirapan din ata siya na intayin nyo yung mga bola ni Eman. Pero flop! Pinibigla na naman sa dito. Sabi na, si Eman ba? Sige. Bigyan natin ng gito kaaga, even light doon, medyo nakakatakot yung prowess na meron dito si Kyle TC. Gusto ko lang sabihin na dumating na tayo sa era na ang pambait sa play ay yung gold lane mismo. Kasi naman lumabas si Super Marco, kasi nandun pala yung Fanny. Ang carry ko, ay pain ko. Grabe no, kakaiba na talaga yung mundo ngayon na MMBB. Kung sasabihin mo sa akin ito 1 year ago, ayan. Hindi ka maniniwala. Hindi ako maniniwala. Eh kaso 1 year ago, hindi pa tayo magkaibigan eh. Hindi ba? Pero ngayon, friends na tayo, BFF. Friends na tayo lahat dito. Ikaw ba naman, Pumayb Games, ang ating last series of the day. At AP Brand, malapit na nga ang ating 1K gold lead, pero mukhang ay nakuha pa rin naman ni Irad. Andito na nga lang din lahat ng puwersa ng AP Brand. Tinit na nililigtas din si Ogwen. Makakaligtas, yes. Pero kita mo naman yung Danius Peruvision na nabigay niya dito. Habang si Kyle TC, makakakuha pa rin ng kill. At kay Eman pa! Oh, grabe yung space na binigay nila kay Super Marco kasi sabi nila, uy, teka lang, medyo nahihirapan dito. May papasok po naka Ducati doon sa may bottom lane. Kailangan po na assistance. Okay, copy. Copy yan. Pag nakita mo talaga, yung tunog parang ng Ducati, parang sure VIP ka na eh.
Definitely. Tunog pa lang yung angas pa lang na meron dito si Supermarco. VVIP ang treatment sa kanya ng AP Brand. Tapos may kotse pa siya, Flap TZ. Meron pang bodyguard, Gwen. Tapos kung sakaling may live support ka pa kay Pew, literal alagang-alaga talaga si Supermarco kay AP Brand. Pero sa ngayon, RSG with a double support lineup. Parang kakaiba na hindi maalagaan si Eman. Oh, parang inaantay din kasi nila. So, iba yung trajectory, by the way. Binigay talaga nila yung turtle. Tapos, gusto sana kumuha ng trade sa Maya bottom lane. So, ngayon, inaantay kasi for this support heroes is that yung favor, boots, kailangan maging mataas muna kasi yung damage ngayon, lalong-lalo na ni Kyle TZ, ay mataas na kasi adaptive damage nga yung kanyang pinili for the emblem. And AP Brand right now is playing their strengths. Early pa lang tayo, pero sila yung mas nakikita natin nagdo-dominate in terms of kills. That's 3-1. Pero kita mo naman si Ogwen, hindi niya pa rin tatantanan talaga dito si Irad. Manggugulo siya. Light, spotting Flap, and Pew na nagtatago dyan. Nats on Dirhan, napipilitan siyang umaga kasi ng rotate dito. Kaya hindi rin siya masyado makapagwala dun sa linya niya. Saka if you're Irad, parang ang hirap pumasok to. True. Sa lineup ng AP Brand dahil din may Faramis pa. Sino na lang ba pwede mong talunan? Si Kyle TZ lumilipad, si Supermarco medyo malayo-layo. Oo, tapos wow! Naka-sprint ang isang backshot. Parang gusto ko makakita ng naka-sprint habang gumugulong. No? Parang ang bilis doon. Oh. No counter. Parang naka-wilderness pa nagkataon na yes. na backshot. Pero in any other lanes. So ngayon RSG, pinag-usapan natin ng strengths ngayon ng AP Brand. Ang pinaka-strength nila dito is again yung support utility that they have. Pwede silang pumasok anytime at sustain yung damage na ibabato sa kanila ng AP Brand. Ito naman yung maganda for RSG. Marami silang pwedeng ipang save or pang disengage kung sakali man na katulad noon pumasok ng malalim si Ira, nagtry sila but definitely hindi pumayag yung AP Brand sa gusto nilang mangyari. Penalty zone na gamit na Irad with the knock-up pero hindi niya itutuloy kay Flap TZ. 20 seconds bago lumabas ang ating third and last turtle of the game. Gwen, ayaw talagang tigilan si Irad. Magagalit sa'yo si Carl TZ niyan eh. Grabe, siya na mismo yung naghahanap ng away. Hindi siya umiiwas sa away dito, Umi. Sa laro lang na to, linawin ko lang. Sa laro lang. Walang away-away sa labas dahil magsisimula na ang away sa loob ng laro for the turtle. Nasa pwesto naman na ayun lang! Grabe! Sumilip lang siya doon, Umi! Ilang segundo, that's 2 to 3 seconds for Kyle TZ to tore down light ng ganun kabilis lang. Again, na yung pinili niya dito is Rupture. Talaga mararamdaman mo yung pwedeng destructive na damage for this Fanny. Sobrang bilis. Kaya naman pala, grabe yung early to mid ng AP Brand. Yun yung kinakapitalize nila ngayon. At talagang capitalize 100% of the team kills ay nasa kamay ni Kyle TZ. At kalahati ng kills na yon ay na kay Eman pa. At talagang top tier na pagpunta sa gold lane at makakatakas naman si Pew mula sa penalty zone na yon. At consistent pa rin kasi talaga dito si Ogwen sa panggugulo. At pag-spot sa mga members, giving vision and communication niya with the team is very clear pa rin. Yung intent nila to get squishy heroes is still there. Lalo na ngayon, vulnerable kahit si Light na naka-purchase na rin naman ng Flash of the Oasis. At isa yun sa mga pinakamalakas na items in the current meta na talagang pag nabili mo sa iyong healer ay parang times 2 ang nabibigay mong heal. And Kyle TZ securing this Ordin buff na pa-retry. Ang sakit tong damage siya dito. So, kita pa rin natin confidence ni Light kasi hindi din siya agad umaalis from time to time. So, RSG ngayon, clearing na minion wave if ever man na magkakaroon ng malaking objective dahil 8 minutes na rin ang ating laban. So, makikita natin ngayon in terms of gold lead para sa ating mga marksman. Medyo malaki ang kailangang habulin. Actually, hindi siya medyo for a gold laner kasi yung mga item na yan, isa pa rin nabubuong item dito ni Eman na pure parang ano talaga final item which is yung Haaskos, isa pa sa mga pinakamurang item sa MLBB for marksman. 800 gold pa nga lang nararamdaman mo na yung gap sa gold lane. Yan pa kayang almost 2k na. At meron na nga rin Malefic Roar si Kyle TZ, so expect nyo kahit tank ay kaya ng tunawin pero mukhang Tore muna ang kanyang uunahin. Ayan na yun eh. Makakatakas yan. Tamo, lilipad lang. Kapag tumatakas pa siya, sabi niya, sige, mag-matrix muna ako dito. Nats, napilita sa Nibang with a Heart Guard. Aqua and Light to the rescue. Andyan na nga lang din yung Guiding Wind with the Circling Eagles. Asalubong kay Ogwen. Andyan si Flap, ready to rumble if ever man lalalim ang RSG. Pero magdi-disengage na lang muna sila. By the way, dalawang
crucial na ultimate na nagamit dito for RSG, both yung heart guard and even yung circling eagle ni Light actually make it 3 kasi even yung penalty zone nagamit din ni Nats. So expect that for this Lord, hindi magkocontest ang RSG dahil medyo crucial din. Not unless gusto na mag-take ng risk at kung aabot si Life ever. At hindi lang 50-50 yung risk na yun eh. Parang nasa 30-70. True. Mas maliit pa nga ata doon kaya hindi na ito kukunin pa ng RSG. Open with a zone out. Flap TZ nasa likod na pala. Ang ganda nung sagasa niya if ever man. May isang mahuli and that's Irad. Pero okay ka lang dahil inaantay pala dito si Super Marco and Kyle TZ na naghahanap kung meron bang lalalim. Pero for RSG, malakas yung kutob nila. Hindi tayo pwede basta-basta gumera dyan. Clean take para sa unang Lord ng larong ito, AP Bren. Lama ngayon ng 7,000 against RSG. Looking at the damage dealt, nakaka-20K na si Idol. Oo, sobrang taas dito ng damage dealt ni Kyle TZ. Again, na yung 100% ng kills ng AP Bren is from Kyle TZ. At kahit si Light, nahihirapan din na mag-zone at mga players dito ng AP Bren kasi nasi-single kill siya from time to time. Or kaya siya i-single kill rather ni Kyle. And right now in this phase of the game, Athena, RSG's yung chances nila para bumababa at bumababa na. How do you think can they slow down this game? Paano nila papabagalin to? Maximize Nats. Nandyan na naman syempre yung not on his watch. Nats Entertainment needs to be activated talaga. Pero in this kind of situation, hirap siya kasi nga naman medong nether realm dito si Few. And as well as si Irad kasi hindi siya masyado makapag-maximize nung kanyang mga clone. Pero si Kaltizi talaga ang isa sa problema na kailangan din nilang mahuli. Kailangan talagang hulihin si Kyle TZ dito. Pero paano mo na huhulihin yung mala octopus na galawan na lumalabas na lahat ng mga kable? Dalawang waves ang papasok. Isa sa taas, isa sa baba. At si Black TZ ngayon ay tatangke ng damage. Ang ganda yung ginagawa dito ng Irad. Nag-clear lang sila ng wave, preventing AP Bren na makabasag or makapag-do ng further damage sa kanilang mga base turrets. But on the other hand pa rin, AP Bren ng lamang. Oh, very, very decent. By the way, na depensa dito para sa RSG. Kasi yung difference in terms of levels, kaya na sana ng AP Bren yung makasira ng inhibitor turret. But because medyo juggle din sila kung sino magta-take dito ng minion wave at makapag-derecho, naging maganda para sa kanila. So, malinis siguro na 20 minutes or 18 minutes pwede natin expect na magiging masakit na rin dito si Eman for RSG. At dun na talagang makakapitalize yung kanilang support utility with this Angela and even Matilda. Grabe, 8 minutes ng pagtitiis, Pogi. Parang hindi ka kakain ng recess ng apat na araw. Grabe yun. Para na sa Friday, may pambili ka ng masarap na pagkain. Yes. Matagal-tagal ang iipunin ng RSG at ang dami na rin natangking damage dito ni Ogwen. Minute a number 1 pa lang ay umiikot na siya at tinatangke ang lahat na pwedeng ibato ng RSG. Ang ganda ngayon ng mga pwesto ng AP Bren habang lumalapit na tayo sa 10K gold lead. And this time around, di rin naman nila napipigilan dito si Kyle TZ. As you've mentioned, sobra or wala talaga silang direct na panghuli with this Fanny. And usually though, makikita natin ng Fanny, talagang dapat ini-istorbo mo na ini-istorbo. Pero sila yung continuously na nadidisturb dito ni Ogwen. Na sinabi pa nga lang from minute to one, hindi niya nagusto talaga na lumabas dito sa jungle si Irad eh. Kumaga nakatira na siya doon. Oo, dyan na lang siya. Jungle na ng RSG, parang nag-cosplay na bilang isang Raider. At libreng Lord nga ang makukuha ng AP Bren. Luminous Lord secured para sa kamay ng AP Bren. At mukhang makaka-double purple buff pa. Sanay tayo makakita ng Fanny na gutom. Ito naman ang busog Fanny na busog. Oo, busog na busog dito si Kyle TZ. Kaya naman 10.6k gold lead for AP Bren. So napakalinis ngayon na kanila nga pinapakitang performance. And for RSG, isa sa mga nagpapahiram sa kanila, pasugod kasi talaga lahat ng players ng AP Bren. Di ba lumulundag din yung Irithel, yung Baksha, tumatalon din. Even yung Hilda na hindi mo malaman na tumatakbo talaga. Katulad niya na si Kyle TZ, sarili niya na rin mismo, ginagawa niya na rin bait. Pero ang RSG, hindi sila basta-basta kumakagat. Oo, at mahirap kasing kumagat sa hindi mo kayang lunukin. Ogwen, Nats going in with the penalty zone. Pero mukhang half HP lamang ang ating inhibitor turret sa may bandang ibaba. Kyle TZ, labas pasok sa loob ng base. That's one inhibitor turret down. Maganda yung nagiging setup dito ni LaFew together with Flap TZ. Habang yung Lord naman buhay pa rin doon sa may bandang taas. Ogwen with the rest of the gang.
just targeting members after member dito ng RSG. Pulaan man ang kanyang buhay, there's light, pero makakaligtas pa rin siya, running away. Pero ang AP brand ngayon na abate, nandiyan na naman si KLTZ. Isang magandang value for KM, pero hindi yata sila makakakuha ng multiple heroes from the side of AP brand. It's going to be a one for one, pero sinimot na ng AP brand ang mga inhibitor dito. Pero si Few, matatanggal na sa equation. Nasa kamay na ni Emma ng bola, ay hindi, nasa paa pala. Bruno is activated para sa RSG! LTZ, buhay pa rin naman si Light. Grabe yung circling eagle, mapapaano ka rin talaga. Akala ko sasama hanggang saan kay Cable. Kaya nga eh. Yung funny. May nakita ako sa TikTok, eh, hindi ko confirm. Di ba mas masakit yun kapag malayo yung na-travel? So pwedeng na one shot pala dun si... Panagkataon. Just pero mahirap din i-risk kasi marapit din ang mga players dito. So makikita natin, totoo yung sinabi dito ni Umi na nasa paa na talaga ni Eman ang Asusep. So ito yung mga kailangan, meron kang balot buff. Bawal manginig ang tuhod para dito. Kasi yung ganito klaseng itsura ng base, mahirap na siya depensahan, pero nadedepensahan pa rin ng RSG considering na ganito kalaki ang lamang ng AP brand. That is a brilliant way to put it, Chantel. Mm-hmm. Talagang impressive ang ginagawa ng RSG ngayon na pagdepensa against a 12k gold lead. We have to reiterate, nasa paan na ni Eman ang bola. Kailangan niyang buhatin ang RSG with the double utility lineup. Siya ang aasahan in terms of damage at mukhang siya din ang hahanapin ng isa sa mga pinakabatikan na Fanny user na si Kyle Keezy. Pag nahanap ka, akin ka. Sama lamang, mainit na siya ngayon sa mata. Kailangan nilang talian ngayon yung mga paa ni Eman. Ma-prevent siya na makasipa with the wave of the world as well. And paari nating asahan na pwedeng siya yung jumpan sa likod dito ni Flap Teezy. Especially na meron pa rin naman Tortoise Poussons na pwedeng gamitin dito. But definitely, RSG mukhang gusto na nilang ilaban din or i-deny kahit papano yung chance dito ng AP Bren na makakuha ng Lord. Oh Lord, sinimulan na ni Super Marco na surprisingly nag-pick up pa rin ng anti-healing item. I guess against a double utility lineup ay napakaganda noon. Uy, nandiyan yung pag-attack ng Alan din. If you want two members, makakaligtas dito si Light together with Nats. Pero si KLTZ, atras na nga lang din. Pero si Nats yata hindi ganun kakunat sa sitwasyon na to. Irad going in na rin as well. Pero nandiyan na nga lang din yung mga kable. Nandiyan yung damage. Pero RSG baka ligtas pa rin naman. AB Bren on the other hand, habang busy sila doon na magtakbuhan at mag-regen, nakuha na pala nila yung Lord. Sobrang dimang pressure dito yung AB Bren. Kasi parang pwede na nagawin sana is, okay, nakuha na natin Lord, pwede na natin tayong kumalma. Pero dahil gusto nila dito na parang laging hindi nakakahinga yung RSG, dinire-diretso pa nila. So nakikita natin ngayon, again, na nag-pay off ngayon yung double sustain or double support for RSG, but for AP Bren, super aware din sila doon. Kaya parang paano lang, pabugso-bugso yung ginagawa nila. Pag may kumagat, that's it. Bawal magkamali para sa RSG Light! At dito na naman sila. Oh, Gwen Light is taken down. Four members left to defend for their base. Pero ito na nga yata yung pinakasugal ng buhay dito ng RSG. Pero lumalaba pa rin naman dito ang AP Bren View with a double kill. Pero mukhang mas gusto na nila tapusin yung laban na to. But RSG, the Raiders wouldn't stand a chance as AP Bren secures the next match onto the upper bracket. This winning moment is brought to you by your official sponsor, FWD Life Insurance. AP Bren ang nagwagi in this 5-game series. At kitang-kita na ito yung nakahinga na rin ang AP Bren.